Wala kayong kahapon ay nung Sunday. Simpo. So kahapon ay pinagbulay-bulayan natin to. Letting our light shine sa atin maaaring small na bagay, maliit na bagay. Sa Diyos ay napakalaking bagay, napakarami kong magagawa niya. Ano, yung tulong nga, sabi niya, Matthew 5 verse 16, sabi niya, in the same way, let your light shine before people in such a way that they will see your good actions and glorify your Father in heaven. Now, ang purpose ng Diyos ay mag-glorify daw siya as we let our light shine. Again, kahapon mga kapatid, na-explain ko, no, na ibig sabihin itong ano ba itong light na ito na i-shine natin, ano? Ito po yung buhay na meron tayo. Ano? Anong buhay ito? Ano? Pastor, anong buhay po ba ito na meron tayo? Ito po yung buhay na meron tayo simula ng sumampalataya tayo kay Kristo. Itong buhay po na ito, kapatid, buhay ito ng Diyos. No? Yung buhay natin dati, kapatid, yung buhay natin na papuntang impyerno, yung buhay natin na actually ay patay, kapatid, ano? Ay wala na po yun sa atin kung nung tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus. Ano? Kung alam natin, ano kapatid, simula nung tayo sumampalataya kay Kristo, namatay na tayo. No? Namatay na tayo sa dating pagkatao. Wala na yung dating tayo. No? Yung buhay na meron tayo ngayon, buhay ng Diyos. No? Ang tawag po ng Bible dyan ay Zoe. No? Ang ibig sabihin ng Zoe ay life of God. Ang meron po tayo na buhay ngayon ay buhay ng Diyos. No? Hindi po ito buhay actually na nilikha ng Diyos, ano? Ni-recreate niya o create niya para ibigay sa atin eternal life, no? Pag sinabing eternal life, meron tayo. Hindi po 'yan created na life, ano, na eternal. Po. Galing po 'yan sa Diyos na buhay. Buhay po niya 'yan in-impart sa atin, no? Yan po yung buhay na gusto ng Diyos na hahayag sa atin araw-araw. Yan po yung buhay na nakikita sa atin araw-araw. Buhay ng Diyos. Kapatid, hindi po hinihingi ng Diyos na yung buhay natin dati, yun ang pagliwanagin natin. Ang hinihingi po ng Diyos sa atin, ano, na magliwanag sa atin, yung buhay niya na in-impart sa atin, kapatid. Amen. Ito lang, mga kapatid. So, yun po yung ating ano, ito po yung itong inihingi ng Diyos sa atin. Ang magsasalita po nito, ang Panginoong mismo, ano, itong Matthew 5 verse 16 na ito. Ang magsasalita po mismo nito ay ang Panginoong Jesus. At siya po yung nag-uutos, siya po yung nag-utos yan, utos doon sa mga kaharap niya, yung mga alagad niya, yung mga sumusunod sa kanya. Ano, nasabi niya, pagliwanagin ninyo yung mga buhay. Ano. Again, yung hindi po yung sabihin nun, magsindi ka ng ilawan sa buhay mo. No? Hindi po. Yung sabihin nun, kapatid, ay ipamuhay mo, i-display mo yung buhay na meron ka, yung bagong buhay na meron ka ngayon, buhay ng Diyos na nasa sa'yo, kapatid. Man, no? Gets na. So gets naman natin to, no, kapatid. Anong ibig sabihin nito, no, na pagliwanagin natin. Ngayon, kahapon natalakay natin yung ano, yung unang point, ano, na ano ba ang ano? Ano ba ang pakinabang? Ano ba ang pagpapala? Ano ba ang bakit bang Diyos ay ini-encourage niya? Bakit bang Diyos iniuutos niya actually na ipamuhay natin itong buhay na ito? Kapatid, ano? Una, mga kapatid, una, alam-alam doon sa mga tao, no? Sabi niya, before people. No? Alam-alam dito sa mga tao. Again, itong mga tao nito, kapatid, kahapon, nabanggit na natalakay natin, dalawang klaseng tao to, no? Na kung saan pagpapaliwanagan ng buhay natin galing sa Diyos. No? Mga tao na to, dalawang uri to ng tao. Una, yung mga tao, kapwa nating mananampalataya, ano na iniugnay ng Diyos sa atin, no? Niluloob, ginugusto ng Diyos na pagpalain sa pamamagitan ng buhay mo. Kapatid, sa ayaw at sa gusto natin.
Kapatid, sa ayaw at sa gusto natin, meron pong mga tao na ang Diyos, iniasa niya ang paglago, iniasa niya ang paglalim ng pag-ibig sa Kanya, iniasa ng Diyos, ano, itong mga tao na ito, nalalalim, lalago, tatatag, ano, magiging makatagumpay sa pamamagitan mo, no, sa pamamagitan ng buhay natin. Sa ayaw natin at sa gusto, Lord, huwag naman po, ayaw ko po na may taong nakaasa sa akin. Kahit ganunin natin ang Diyos. Lord, ayaw ko po, Panginoong Diyos, na may mga tao pang ikinakabit sa buhay. Wala, ayaw ko nang may pakialam ako sa buhay ng iba. Ano? Kahit ganunin pa natin ang Diyos. Ano? Wala po, wala na po, wala po tayong choice. Ano? Simula po tayo ng sumampalataya sa Diyos. Ang Diyos may kinunik na po siya ng mga tao sa atin. Iniasa niya po, ano? Kung paano, tayo din, ano kapatid, yung panglago natin. Iniasa din ng Diyos sa iba. Ano? Ako bilang pastor, ano? Ako'y nakaasa po ako sa mga kapwa ko, pastor. Kahapon ho, kahapon kami ay merong district meeting. Sabi ni Diaz, alam mo, sabi niya, iniisip ko magbuo tayo ng accountability group eh. Accountability group kasi grouping, naggrupo-grupo po kami, naghihingahan ng mga struggle, naghihingahan ng mga sama ng loob sa simbahan. Eh, naglalabasan ng mga ano, sabi ng Diaz, ano, sabi ko na, sabi niya, naisip ko magbuo tayo ng accountability kasi ang pastor kapag ka, ano eh, kapag ka may mga gustong ilabas, ano, may mga gustong i-share, wala sa mapagsiran eh. So, ganun din tayo, lalo na tayong mga mananampalataya, kapatid. Kailangan natin ng tao na, ano, na tinitingnan natin na kapag pagugutan natin ng lakas, ano, kapatid. Kaya po, ang Diyos, sabi ng Panginoong Diyos, pagliwanagin ninyo mga buhay ninyo, ano, kasi may mga tao kong inaasa sa inyo. Sabi ng Diyos. Ayun mo doon, gets ba natin yun? Na-encourage ba tayo ngayon? O nasasabi ba natin sa ating sarili na sige na po, Panginoong Diyos, I will live, O God, as much as I could. Ano, i-disciplinahin ko po yung aking sarili, Panginoong Diyos, na nasa gayon naman ay may yung po mga taong inaasa mo po sa akin na mapagpala sa pamagitan ng aking buhay, ay may magawa po kayo. No? Ay ba doon? No? Minsan nga, hindi mo kinakalang magsalita eh. Napagpapala po yung mga tao na yun. No? Matem lang tayo ng mga gawain ng Diyos. No? May something na nakikita sa atin, sa buhay natin, mga kapatid. Ayun ba? Ewan ko kayo kung hindi kayo natutuwa, ano, ako kahapon niya ay nagpagpatutuo ko doon sa district meeting namin, nagpagpatutuo ko kasi si Jack Mila, sabi niya, alam mo kami, yung aming mga nag-umpisa kami sa Tondo, meron kami doon mga elementary, ngayon yun na yung mga preacher namin, sabi niya gano'n, yun na yung mga preacher namin. Sabi ko, kapwa ko meron akong bata doon, yung dumating ako doon, bata eh. Nung first time kong marinig sa ano mag-share ng Word of God, naiyak talaga ako. Naiyak ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Sabi, Lord, grabe. No? No, ewan ko kung kayo, kung hindi kayo natutuwa na may mga tao ano, na dati mo lang na tinutulungan, sinisiran, tapos nag-rise, ano kapatid, at di ka ba grabe na pagpapasalamat ka sa Diyos. No? O naiinis ka, ano, pagka, dati ko lang naman tinuturuan yan. Baka ngayon, yabang-yabang, tuturo na rin. At ganun ka, mga kate. o napapalood ka sa Diyos, pupuri ka sa Diyos, grabe, Lord God. Salamat naman na kahit yung wala akong kwentang buhay, Panginoon, ay nagpala ng iba. No? Pangalawang tao doon ka pa din, yung mga hindi mananampalataya, ano? Yung pamilya mo, yung nanay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung pinsan mo, ano, na hindi parang napalataya. Nagliwanag yung buhay mo, ano, nagpakita ka ng pagbabago, nagpakita ka ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo, pinakita mo yung buhay ng Diyos na in-impart sa iyo, no? Oh, sila. Eh baka kaya hindi masama-sama sa church kasi wala naman, ang nagbago lang sa atin, yung bibig natin, hindi naman yung buhay. Kaya hindi maniwala yung ano eh. Hindi maniwala yung tao na pinagpapatutuhan natin, ano kapatid. Second, na kapatid, na
reason bakit kinakailangan natin na iniuutos ng Panginoong Diyos, ano yung letting our light shine, mga kapatid. Pangalawang bagay na papansin natin dito, yung word po na let, ano, please po, titigan yung inyong word na let, ano, let your light shine. Ha? Yung una nating tinignan ay itong people, ano, na pagliliwanagan ng buhay natin. Itong pangalawa nga pati, itong let. Titigan mo yung let. Ano? Let. Ibig sabihin ng let. No? Anong klaseng salita yan? Anong form yan? Ano? Let your light shine. Utos po yan. Ano? Utos. Hindi po sinabi ng Diyos dito. Ang Panginoong Sus po nagsasalita nito. Hindi po sinabi ng Panginoong Sus na I will let your light shine. Hindi po niya sinabi, I will let. Upo lang kayo. Ano? Ano na, kuya-kuya-kuya lang kayo dyan. Sige, pabanjing-banjing lang kayo dyan. I will let your light shine. Hindi po sinabing gano'n ng Panginoong Jesus. Ano? Yun pong utos po. Let your light shine. You will do it yourself. Ano? Gagawa, ikaw ang gagawa nito. No? Kaya itong letting our light shine, kapatid, ang second thing, second point po natin, we have the strength to do it. We actually have the strength to do it. Meron po tayong kakayahan gawin ito. Hindi po natin ma-excuse sa Diyos. Ano? Hindi po natin po pwede sabihin sa Panginoong Diyos na, Lord, opo, naunawaan ko po yung sinasabi ninyo na let my light shine, Panginoong Diyos. To let me light my shine, Panginoong Diyos. Sige po, opo, naintindihan ko. Kaso po, Panginoon, wala naman po akong kakayahan. Gustong-gusto ko pong gawin. Hindi ko naman po kayang gawin. No? Sabihin sa'yo ng Panginoong Diyos, no? Kasi wala naman sa'yo yung buhay eh. No? Wala ka namang ilisasyahin, wala naman sa'yo yung buhay ko. Sasabihin sa'yo ng Diyos, no? Ang buhay ko nasa bibig mo, no? Nasa bisatin ng Diyos, no, patid? Yung inuutos po ng Panginoong Diyos, ibig sabihin, binibigyan din niya tayo ng kakayanan, may pamuhay po ito. Man, kapatid, we actually have the strength to do this. Kaya po ito nang inuutos ng Panginoon. Ang Panginoon po hindi po siya humingi sa atin ano ng bagay na hindi natin kayang gawin. No? In fact, ano sabi niya? Sa 1 Corinthians 10:13, ano sabi doon? Yung hindi ko kayo dinadaan sa pagsubok na hindi ninyo kaya i-overcome. Pag may binibigyan ko man kayo ng pagsubok na hindi ninyo kayang i-overcome, binibigyan ko kayo ng strength na i-overcome yun. Ano? Dinadagdagan niya yung ating strength para i-overcome. So, ganun din yung mamuhay tayo, ano kapatid, mamuhay tayo in obedience sa Diyos. Ano, ipamuhay natin yung kanyang buhay sa atin. Mamuhay tayo na may disiplina, mamuhay tayo na may pagsunod, mamuhay tayo na may katapatan. No? Alam ng Diyos na sa atin yung kakayanan. Pag hindi natin nagagawa, kapatid, masuwain lang tayo. No? Lapastangan lang tayo sa Diyos. And, alam po ng Panginoong Diyos yun. Ang Diyos po ay just eh. Ano, alam niyo, isa po sa nature ng ating Panginoong Diyos ay just. Ang ibig po sabihin ng just, matuwid po siya. Hindi po siya nagpapagawa sa atin ng mga unjust na bagay. Ano, maghihingi siya sa atin na magpakabanal kayo. Pero hindi naman natin talaga kayang magpakabanal. Alam niya na hindi naman talaga natin kayang magpakabanal. No? Unjustice yun. Pagdating po natin sa Diyos, sa harapan natin, isusumbat natin sa Diyos yun. Sasabihin natin, Lord, nagdidemand ka sa amin ng mga hindi namin kaya. Sabihin natin sa Diyos. Hindi po unjust ang Diyos. Kaya yung sinasabi po niya sa atin na ipamuhay natin yung magliwanag, ihayag natin yung buhay ng Diyos na nasa atin. No? Alam ng Diyos, kaya natin. Maliban, kapatid, maliban, wala naman talaga sa atin yung buhay na yan ng Diyos. No? Lord, gusto ko pong ipalabas, kaya alam, wala naman sa akin eh. No? Gusto ko pong ipalabas yung buhay ninyo na nasa akin. Yun yung part ninyong buhay sa akin. Pero wala naman po pala talaga sa akin. No? Ikatakot natin yun kapag ganun, kapatid. Kasi hindi ka makakarating ng langit. Ano? Wala sa iyo yung buhay ng Panginoong Jesus, nandito sa bibig. Ano, yung bibig natin ng born again. Yung bibig natin ng praise ng Lord. No, pero yung puso natin, wala naman talaga sa Diyos. Kaya ginagawa ng puso natin yung gusto niya. No, kahit sinasabi ng bibig natin yung dapat natin ginagawa.
gets. Number 10. Pangatlo. Pangatlo po, bakit hinihingi ito ng Diyos na to let our light shine? Number 10. Let our light shine. May reason to do it. No? Sabi ng Panginoong Diyos, kasi itong mga tao daw na ito, na kung saan ikaw, in their midst, ay ipinamumuhay mo yung buhay ng Diyos. Sabi ng Diyos, ano? Makikita nila yung actions mo, makikita nila yung buhay mo, yung buhay ng Diyos na nagliliwanag sa buhay mo, and they will glorify your Father in heaven. They will glorify your Father in heaven. Ito, kapatid, ah. Pakinggan mabuti ito, kapatid. Naranasan mo na bang sumamba sa Diyos kahit hindi ka sumasamba sa Diyos? Tanong. Naranasan mo na ba na sumamba sa Diyos na hindi ka naman sumasamba sa Diyos? No. Ito punto ko, kapatid. No. Merong tao sa paligid ko, yung nanay ko, no, o yung kapatid ko, no, nagpupuri sa Diyos habang nakikita niya yung buhay ko. No. Ako wala akong kamalay-malay, pero yung tao sa tabi ko ay sumasamba sa Diyos habang nakikita niya kung paano ako namumuhay. No. Dahil sa ginagawa niyang pagsamba, para na rin ako ang sumasamba sa Diyos. Masasabihin ng Diyos sa akin, alam mo anak, yung buhay mo nagpupuri sa akin dahil sa mga tao na nagpupuri sa akin dahil sa buhay mo. No. Wala kang kamalay-malay, and wala kang kamalay-malay, may mga tao sa paligid mo na nagpaparangal sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, umaawit sa Diyos ng papurit pagsamba dahil lamang nakikita nila yung buhay mo. Ano? Kapatid? Alam ba natin yun? Yun po yung point nun. Sabi ng Panginoong Diyos, alam niyo, sabi ng Panginoong Sus, kung kayo'y namumuhay, ano, na ipinamumuhay ninyo yung buhay ko na nakatira sa inyo, ano, nananahan sa inyo. Sabi niya, may mga tao sa paligid ninyo na magpupuri sa akin, sasamba sa akin. No, dahil sa inyo. At ika-count po yun ng Diyos na pagsamba natin. No, okay. Yung pagsamba po nila ay pagsamba natin sa Diyos. Dahil lamang na ipinamumuhay natin yung buhay ng Diyos na ibinigay sa atin, kapatid. No, kapatid. Wala kang kamalay-malay, no? Yung boss mo sa trabaho niyo, sa office niyo, nagpupuri sa Diyos, Lord, salamat po na itong tao na ito, empleyado ko. No? Na ganun yung tao. Nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos. Wala kang kamalay-malay, nagtatrabaho ka lang, ano? Pero yung boss mo pala, yung mga office mate po pala, nagpupuri sa Diyos. Lord, grabe Panginoon. Pag dumadating na po itong tao na ito, Panginoon, na gumagaan po yung kalooban namin. Ano? Yung problemado kami sa bahay. Pero pag dumating na po siya, grabe talaga. Eh, hindi namin alam kung ano meron siya. Pero Panginoon, nagpapasalamat talaga kami sa iyo. Nadadala po talaga kami, Panginoon. May ganun bang tao, kapatid? Ano? O Kristiyano ka, pero inis na inis sa iyo yung mga kasamahan mo sa bahay. Ano? Ano yung nagmumuri yung mga tao sa paligid mo pag ikaw nandoon ka, kapatid? Kapag itong tao na ito, ipokrito to. Ano? Yung bibig nito, puro praise and worship. Ano? Pero yung cellphone nito, puro praise and worship. Pero sama ng ugali. Yung mga ganon kapatid, ano? Yung minumura ng Diyos dahil sa buhay mo. No? Kung maliskas, ang saya-saya na nila, no, kapatid? Hindi yun ang design ng Diyos sa buhay natin, kapatid. Amen. Pag-isipan, mabuti mag-pag-isipan. Anong klaseng buhay ang nakikita sa akin ng mga tao sa paligid? No? Ano ang kinukos ko na magawa ng mga tao na sa paligid ko? No? Sila ba'y nagpupuri sa Diyos? Sila ba'y sumasamba sa Diyos? Sila ba'y nagpapasalamat sa Diyos? Dahil sa buhay na nakikita sa akin. No? O gusto nang lumundag sa impyerno ng mga tao sa paligid ko dahil nandun ako. Kapatid. Isipan po natin, no? Pagka mga Kristiyano na nasa paligid mo, gusto na mag-backslide, no? Ikaw cell leader ka, tapos yung mga cell member mo, backslider na lahat dahil ikaw ka lang cell leader. No, kapatid? Ewan ko kung anong gagawin sa atin ng Diyos kapag ganun tayo. No, kapatid? Pag-isipan po. Pag-isipan at magbago pagka naisip na, Panginoon, mali pala ang buhay ko. Mali pala na ipamumuhay ko, Panginoon Diyos. No, magsisi. At magbago ko pati. Humingi sa Diyos ng gabay na, Lord, i-guide mo ko paano ba ako dapat namumuhay.
Baka ngayong oras na to, ano? Baka ngayong oras na to, ikaw na lang pala ang hinihintay ng tao na yun na magbago at magbabago na siya. At sabihin nung nanay mo, ano, alam mo, hinihintay lang kitang magbago, sasama na ako sa church nyo, eh. No, today, ganun pala, hinihintay lang. No, I pray po, ano na, two-edged sword ng Diyos, ano yung two-edged sword ng salita ng Diyos, ay sinugatan yung puso natin ngayon. No, at pinag-apoy yung puso natin ngayon, ano, na, Lord, salamat po. Salamat po sa buhay ng tao na ito. No? Patuloy po tayo, patuloy magpakatatag, patuloy na magpakalalim, patuloy po na maging pagpapala sa mga tao na nilalaan ng Diyos sa mga pagpapala sa pamagitan ng buhay natin. Amen at amen.